sumakay naman tambing sa humintil niya ang puri. Pagkagya o humintil niya, niya anak niyo huminta, patat dili makakaya, kaya sinakyan muna ni Jesus siya. Sa malaking katuwaan,
apostoles na lahat. Pumasok na nga sa templo na marang sa madlang taon. Marami namang milagro awang hindi mamagkano ng buong si Jesucristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga minamahal ng kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda sa sarili para sa pagdiribang ng Pasko ng pagkabakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinisikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tayintim natin sa liwayin sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya, sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, ang natanaw na ang mga bayan ng Betfage at Bitanya. Pinauna na Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan. Ninuman, kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagi yon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya lumakad na sila at matagpuan na nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinatanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagyan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila na Jesus. At binayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isabin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan na sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating Amang si David na muling itinatag, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na natin ang Panginoong Jesucristo. Siyempre ang ating pagdiriwang ay may 2 bahagi, no? Ng pagdiriwang ng sa araw na ito, yung pumuna ay yung ito. Yung pagbabasbas ng palasbas at ang pag-alaala sa marangyang pagpasok sa Jerusalem. No? And then yung banal na pagdiriwang ng misa, no? Magkarugtong po yan. No? At yung tinatawag po nating pasyon ni Jesus. Tama po, no? Kaya po natin ito ginagawa ay para no, maranasan natin kung ano bagay yung dinanas din ni Jesus, kasama na rin yung kanyang marangyang pagpasok sa Jerusalem. Ama naming makapangyarihan ng mga palaspas na ito ay iyong basbasan at pabanalin upang sa masaya naming pagpupunyi sa Mesiyas na aming hari, sa aming masundan sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen.
Ako naman ang pwede na. Ako naman ang pwede na. Ako naman ang pwede na. Osa.